ito? Paano ba yung sinasaktan daw ba itong mga bata na ito? Sa mga nakaupo po dyan, sana naman po ay mapansin nyo po yung mga ganitong sitwasyon ng mga kababayan po natin. Kasi pinili po nila tayo na maupo sa ating mga pwesto kasi alam po nila na tayo po yung isa sa mga katulong sa kanila. Ano ito, hindi naman mahirap sa iyo no, na nandito siya yung pinsan mo sa inyo? Hindi naman po kasi wala naman po akong kapatid. Parang kapatid na rin. Ano po, sana po matulungan niyo po kami na maipaayos yung bahay namin. Kahit ano lang po ang makayanan, tatanggapin po namin, magpapasalamat po kami. Katulad ng sinabi ni Daddy. Mga kalingap, ngayong araw po ay muli po namin bibisitahin ang pamilya po ni Kuya Jonathan. Na ngayon pong araw mga kalingap ay meron po kaming nalaman na hindi rin namin inaasahan. Kaya't ngayong araw po mga kalingap ay samahan niyo po kami na muli nating bisitahin ang pamilya po ni Kuya Jonathan. Ang isang tao na tunay na kahanga-hanga na sa hirap ng buhay ay nagawa pang mag-ampon ng apat niyang pamangkin. Magandang araw po mga kalingap. Ngayon po ay nandito po tayo ngayon sa tahanan po nila Kuya Jonathan na dalawang beses na po natin nabisita at napaabutan ng kaunting tulong. Kaya nga lang po ay yung pinakang talagang needs po nila ay hindi pa po natin maibigay sa kanila hanggang ngayon. Na ito po talagang tahanan nila mga kalingap. Kailangan po talaga nila ng tulong para po maayos, maging maayos ulit ito at matulugan po nila ng maayos din na wala pong pangamba na baka bumigay na itong bahay na ito. Kaya ngayon po tingnan natin kung sino yung tao po dito sa kanilang bahay. Mga kalingap at... Hi Nicole! Magandang araw! Kumusta? Upo ka? Upo ka sa bahay namin. Kumusta kayo? Asan pala si papa mo? Nagkapawit sila ngayon ng kukupra. Ah, nagtrabaho siya ngayon sa pagkukupra? Ano yun? Kaninong kuprahan yun? Sa kumpare niya. Mabuti nakapagtrabaho pala si Kuya Jonathan ngayon. Sino kasama niya? Yung mga pinsan ko. Ah, lahat yung lalaki na yan? Pati yung maliit? Ay galing mga kalingap ano. Kasi... Kumbaga, tumutulong din talaga kay Kuya Jonathan yung mga lalaki niya na kinupkup na mga pamangkin niya po. Wala kayo ngayon pasok? Wala. Ano yan? Hanggang ngayon ba dito pa rin kayo natutulog? Ay, mga kalingap. Ito po yung isa sa talagang araw-araw ko pong iniisip na kung paano ko po ito matutulungan pamilya na ito. Dito po sa kanilang munting tahanan na ito na hindi ko po alam, isang bagyo na lang po ito, babagsak na po ito. Sira-sira po ang mga kahoy, mga luma. At sa awa nga po ng Diyos ay sino nagkabit nung ng bubong? Si Daddy din. Si Papa mo din? Talagang napo. Ano ito, si Papa mo talagang noon pa ganyan siya kasipag talaga? Marami yung mga kalingap yung sipag ni ni Kuya Jonathan. Matanong ko pala sa iyo Nicole. Ito bang mga pinsan mo ay nasaan ngayon ang tatay nila? Nasa Mindanao daw po. Nasa Mindanao. Kasi may narinig akong kwento dito na sinabi sa akin na ito pala ay ano ba ito? Paano ba yung sinasaktan daw ba itong mga bata na ito? May kaunting mali. Kunting mali lang, sinasaktan na agad. Ay mga kalingap, hindi po maganda na ang pananakit po ng wala pong mali sa pamamalo ng bata. Pero once na pinalo mo po sa kanya, ipaalam mo sa kanya yung pagkakamali niya bakit mo siya pinalo. Para po hindi ito magdamdam dahil dyan po nagsisimula minsan yung pagiging rebelde ng bata. Nicole, ilan taong ka na ba? Ngayon ulit, ilan taong ka na? 15. 15, tapos itong panganay na inampo ng papa mo is 20, di ba? Ibig sabihin, wala ka pa pala dito sa mundo, nandito na sa kanila,
itong pinsan mo, no? Ibig sabihin, namulat ka na talagang nandito na ito. Ano ito, hindi naman mahirap sa iyo, no, na nandito siya yung pinsan mo sa inyo? Hindi naman po kasi, wala naman po akong kapatid. Kaya parang kapatid na rin. Bait ni Nicole. Kasi ano, nung una ba, nung namulat ka, hindi ka napaisip na sino yun, no? Pinsan mo o kapatid mo, sinabi agad sa iyo? Sinabi naman. Na siya ay pinsan mo. Ano ba yung sabi kanina, Rans, na ni ate, tungkol sa mga bata? Na, ano, alam mo ba, Nicole, yung pangyayari na sabi kasi dito na nung palang kumikita itong mga bata, kinukuha pa ng tatay nila. Totoo ba yan? Ano po? Nangungutang po, tapos parang nalilimutan din bayaran. Inuutangan itong mga anak niya, tapos parang wala ng bayad, ganun. Ano ba? Ba't may pera itong mga pinsan mo? Saan ang gagaling? Yung binibigyan po sila ni dati ng ng pera? Pera. Grabe naman, mga kalingap, no? Kasi bigay pa pala yung mga nagiging pera nitong bata, ibinibigay po ng tatay ni Nicole dito sa mga pinsan niya. Ang ginagawa daw po nitong tatay naman, kinukuha pa dun sa mga bata. Kumbaga, hiramin, pero alam naman niya sa sarili niya na wala nang balikan. Ano yun, time na yun, nagbibigay yung papa niya ng sustento dito sa mga ito? O si papa mo lang talaga? Si daddy lang. Hindi po maganda yung ano, yung attitude po pala ng talaga na itong mga bata, yung tatama nila. Kasi kung normal po, mga kalingap, na may kumukpo po na nga doon sa mga anak mo, sana magbigay ka rin ng tulong, di ba? Pero ang ginawa po nito pala, yung binibigay nga ng papa ni Nicole, kinukuha pa. Kaya po pala nung tanongin ko itong mga bata, kung gusto pa nila makita, parang ayaw na po talaga nila. Parang ayaw na nila makita. Yung nanay ba nila, nakita mo noon? Ah, nakita mo yun? Ano, matagal ditong nanirahan din? Medyo matagal din. San dito na sila nakatira? Malapit lang dito, hindi? Malayo? Doon po. Sa ilog? Malapit. Malapit sa ilog? Pero yung nanay niya, nandito, wala? Wala po, nasa Marikina. May pamilya na din? Naawa din po ako dito sa magkakapatid, makalingap. Kasi yun nga, wala pong magulang na gumagabay sa kanila, kundi si Kuya Jonathan lang na nagmalasakit po. Nicole, pwede ba tayong tingnan natin yung bahay niyo, yung loob? Kaya-kaya tayo? Sige, tara. Tara, mga kalingap, at samahan po natin si Nicole. Tingnan natin itong loob. Pero Rans, pakita mo itong ano nila, oh. Ayan po, ginawa lang ng paraan po ito ni Kuya Manuel. Ay, ni Kuya Jonathan, na malagyan po ng bubong pansamantala. Tapos tingnan niyo po itong mga dingding nila, oh. Ito po yung pinakita ko sa inyo noong nakaraan. Kaya po talagang halos araw-araw po, mga kalingap, ito po yung iniisip ko na kung paano, sa paanong paraan ba ako makakatulong dito. Kasi tayo naman po ay maliit na YouTuber lang. Maliit lang po ang ating revenue. Hindi naman po tayo kagaya ng malalaking charity vlogger. Tayo po ay small charity vlogger lamang. Kaya iniisip ko po, paano po ako dito makakatulong, mga kalingap. Tara, tingnan natin dito sa loob. Dito natin yung dadaan, oh. Yan. Nicole, papasok kami. Ah, ito, mga kalingap. Ha? Ah, ito, mga kalingap po. Medyo ano po dito, mga kalingap, parang ako mismo natatakot po ako dito. Hindi ko kasi alam kung kaya pa ng mga kahoy, kasi tinignan ko po yung mga kahoy niya dito sa gilid. Talagang gabok na po siya, kaya hindi ka ba dito, Nicole, natatakot? Sanay ka na? Simula ba bata ka, ganito na itong style ng bahay niyo? Na mayroong taas o hindi ganito? May ganito na po talaga. Ah, may taas na talaga. Nung okay pa talaga ito, saan natutulog yung mga ano mo? Dito, tapos ikaw? Masanay man po ako sa saig. Parang baligtad yata. Hindi dapat kasi ikaw babae yung nasa kwarto. Tapos yung mga pinsan mo dapat na nandito, kasi mga lalaki naman sila. Sila yung guard mo. Tingnan nga natin tong kwarto nila. Huwag naman sanang bumagsak kayo, oh. Maliit lang po ito, mga kalingap. Pakita mo yung kwarto, Rans.
Yan po mga kalingap oh. Maliit lang itong barong-barong na pinagsisiksikan po nito ni Nicole. Nakatakot dito pumunta oh. Natunog na po dito mga kalingap. Nagtutunogan na yung mga kahoy niya. Paano dito? Di malamig dito Nicole. Kapag gabi. Kasi open open po ito oh. Pati pala dito sa taas open nga pala to. Tapos ito. Tingin mo Nicole, mga ilang taon na ito? Mga 2 to 3 years na itong plywood na to. Kaya pala mga kalingap, gabok na talaga. Tapos hindi na ito pwedeng ipako uli. Kasi wala na po oh. Ano na siya? Pasira na po talaga. Yeah, may ano pa pala dito. May mga tinapalan lang si Kuya Jonathan. Ay mga kalingap. Tara dito, sige. Salamat at pinatuloy mo kami ni Nicole. Nakita namin yung loob ng bahay niya. Ah, ito po mga kalingap, no. Nakita natin, napasok natin yung loob ng bahay nila ni Nicole. At salamat kay Nicole at pinayagin niya tayong makita yung loob ng tahanan nila. Mga kalingap, sa mga nakaupo po dyan, sana naman po ay mapansin niyo po yung mga ganitong sitwasyon ng mga kababayan po natin. Kasi pinili po nila tayo na maupo sa ating mga pwesto kasi alam po nila na tayo po yung isa sa mga katulong sa kanila. Kaya po sana tulungan nyo din po kami na yung mga nasa sulok na po na hindi na po talaga napapansin ng ating mga nakaupo. Sana po ay matulungan po din natin yung mga kababayan natin na kagaya po nila Nicole. Yan. At Nicole, ngayong araw may konti ako dito ang iabot sa'yo na konting blessing natin i-share ko lang din sa'yo. Pang ano mo lang, pang allowance mo lang ano? Nicole, may anong dyan sa inyo? Anong kulang dyan? May grocery pa kayo? Wala na? May bigas kayo? Wala na po para bukas. Wala na para bukas? Sige, bumili ka muna, pansamantala hawak ka mo. Okay. Ha? Bumili ka muna pansamantala ngayon ano? At ayaw mo, gagawin ko yung best namin para makatulong kami dito sa inyo kasi ngayon mga kalingap eh wala pa po talagang katulong tayo kasi hindi ko po ito talaga kaya pa sa ngayon na ako lang po mag-isa kaya nga po sana matulungan niyo po ako na makatulong tayo dito sa bahay nila Tatay Jonathan dahil isang napakabuting tao po, deserve talaga rin na matulungan dahil sobra po yung kanyang kabutihan na para tawag dito, para kumupo po ng mga pamangkin niya na kahit na ganito lang yung kanilang buhay. Kaya mga kalingap, sana tulungan niyo po kami. Nicole, may gusto ka bang sabihin sa mga viewers natin? Ano po? Sana po matulungan niyo po kami na maipaayos yung bahay namin. Kahit ano lang po ang makayanan, tatanggapin po namin, magpapasalamat po kami. Katulad ng sinabi ni Dati. Bait po itong bata din ito. Si Nicole manang mana po sa ano niya, sa papa niya talaga na mabait po. So, yun Nicole, sa ngayon at di na minadatnan si papa mo at ang iyong mga pinsan. Mag-ingat ka dito, no? Ngayon naman siguro, uwi din sila. Uwi din. Sige. Sa ngayon, una naman na kami Nicole, ha? Sige, at sa konting blessing lang na yan, sana makatulong kahit pa paano, no? Kaya mo, andito lang naman kami. Kung ano yung magagawa namin, tutulong kami sa inyo. Ha, Nicole? Sige po. Tara na po mga kalingap. At mukhang hindi po maganda naman ang panahon ngayon. Tayo po ay pabalik na po muna sa Kapalongga at nagpapasalamat ako sa patuloy po na nanonood sa ating mga vlog, sa ating mga video sa araw-araw po. Sana po ay huwag kayong magsawa, suportahan nyo lang po kami upang marami po tayong matulungan. Sa kaunting revenue po natin na pinagkakalob nyo sa amin, sana po makatulong po tayo dito. Salamat po, God bless.